Hallelujah to you, Lord. Hallelujah to you, our King. Blessed be your name. All the heavens declares your glory. And all that has breath, praise your name. Father, we thank you for this wonderful day. We thank you for being with us. Most especially, thank you for the miracle of life today. Ang mabuhay sa bawat araw o bawat umaga, isang himala na nagmumula sa iyo. Hayaan niyo po sa araw na ito na patuloy ka naming parangalan, patuloy ka naming papurihan. Sa lahat ho na nakikinig sa araw na ito, I just pray that those who are sick, we declare healing in the name of Jesus Christ, the most powerful name. He's our great healer. Receive your healing right now in the name of Jesus. Those who are weak, I decree that they will become strong in the name of Jesus, both spiritually and physically. Those who are in need, I pray that the blessings of the Lord, the provision of God will flow in your life. Those who seek for a job, I decree that the Lord will give you the best job that will help you survive, especially in the midst of this pandemic. I plead you to become strong and powerful to overcome all kinds of challenges and hopelessness in life. There is always hope in Jesus, and He is the author of all hopes. In the name of the Lord Jesus Christ, I also pray, Holy Spirit, O God, lead us and guide us today. Enlarge the capacity of our spirit as we continue to study your word. I pray that those who are listening to us right now here in the Philippines and even in other countries, I pray that you will bless them. I pray for God's divine covering for all of us together with our families, that no COVID-19 can come near us. And I pray also that the Lord also will bless and cover the works of our hands, our jobs, our businesses, in the name of Jesus Christ. Receive it now. You are completely covered, highly favored, and blessed by the Lord. Continue serving God. Continue honoring God. Live for God, for this is the ultimate reason why we exist up to this very moment. Blessed be the name of the Lord. Come on, lift up your voice to God. Father, in the name of Jesus, we praise you, we worship you, and we... And amen. Palakpak ng Panginoon ito. Palakpak ho na mula sa ating puso dahil ang ating Diyos ay matagumpay. Praise the Lord. Nagkaroon lang tayo ng konting technical difficulty. But praise God. So, back to our lesson, winning the battle from the inside out. It's very important that tayo po ay nandito na sa serye ng ating pag-aaral about overcoming the flesh. I want to tell you that there are three major enemies that a person has. Number one, the devil. Number two, the world. And number three, the most dangerous enemy that a person has or have in his life is none other than his flesh. Ito. That is why the devil was already defeated 2,000 years ago when the Lord Jesus Christ died on the cross of Calvary. Remember that. Nung namatay ang Panginoong Jesucristo sa cross ng Kalbaryo, tapos ng demonyo. Ano bang kasi nangulingan ng Diablo, panluloko ng Diablo, tapos na ho. Why? Dahil sa cross ng Kalbaryo, siniluhan ng Kristo ang pagkatalo ng Diablo. That is why the moment you rebuke the devil in the name of Jesus, the devil will leave, whether he likes it or not. Number two, the world. That is why it's very important na maintindihan natin what are the things that the world will do to a person. Watch me now. In 1 John 2:15-17, pinakita rito that the world
will just ignite the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Kaya mapapansin nyo sa mundo, puro ho makalaman na gawain, puro ho mga bagay na nakabusog sa mata. Pansinin nyo ho, at higit sa lahat, kayabangan sa buhay. So ito lang yung dala ng mundo. That is why it is also one of our greatest enemy. Kaya nga, kailangan natin siya ma-overcome. So in the name of Jesus, na-overcome na natin yan. Pero the most dangerous, ano? Watch me now. The most dangerous enemy that we have is none other than our flesh. Because ang ating laman ay kasama natin sa lahat ng panahon. Naunawaan ho natin. At ang laman na ito ay matagal na nagiging kaibigan o kasama ng demonyo sa mahabang panahon nung hindi pa natin nakilala ang Panginoong Jesus. That is why mayroon tong longing to be nakasanayan sa piling ng demonyo. Pangalawa, sa piling ng mundo. That is why, very important na maunawaan natin na nung tayo kumilala sa Panginoon, it is not an overnight thing, yung transformation. Watch me now, transformation is an ongoing process in the life of a believer. The faster you respond to the Word of God, to the calling of God, mas mabilis ang transformation na mangyayari sa inyo. Naunawaan po natin, every time na nakarinig kayo ng salita ng Diyos, tapos rumesponde kayo ng tama, ito ay nagpapabilis sa advancement ng iyong transformation. Mayroon naman iba sa mga mananampalataya, narinig ng salita ng Diyos, alam na nila na silang tinutukoy, alam na nila silang kinakausap ng Diyos, they delay. Watch me now, the moment you delay, you respond to the response to the Word of God, ano nangyayari? You are also delaying your transformation. The more na yung transformation mo ay nade-delay, nagkakaroon ng advantage ang kaaway, ang demonyo, na patuloy kang akitin or tuksuhin. Bakit? Because hindi ka pa totally transformed. So a part of you is worldly, a part of you is righteous because of Christ. Ano nangyayari? Ang tawag dyan, nagiging carnal believers. Kaya huwag kayong magtaka, mga kapatid, at huwag yung husgahan yung iba kasi nakadepende yan sa level of maturity. So the moment na ikaw ay mabilis rumisponde sa sinasabi ng Diyos, mabilis din ang transformation na mangyayari sa buhay mo. Kaya yung 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, behold, the new has come. So mangyayari lamang yun, depende sa attitude mo. Paano ka nag-response sa salita ng Diyos every time na marinig mo ito. Ako po ay nangungusap sa lahat ng mga mananampalataya na nakikinig sa akin sa ngayon. You should learn how to develop a tender heart, a humble heart, and a teachable heart every time you hear the Word of God. Yung mga nagtitigas-tigasan, ano, yung narinig ng salita ng Diyos, ayaw pa rin pakinggan, ikaw rin ang nagbibigay ng pagkatalo sa sarili mo. Why? Because it is for you. Every time the Lord will speak, the servant of God will release the Word of God, it is for you. That is why kailangan mahalaga yung tamang attitude mo. Pag narinig mo na ikaw ang kinakausap ng Diyos, sumagot ka na kaagad. Sabi ng Bible, makinig kayo ha, today, if you hear His voice, harden not your heart. Huwag mong patigasin ang puso mo. Bakit? Kasi bawat salita ng Diyos, magdadala ito palapit sa transformation mo. Anong transformation ito, Pastor? This is the kind of transformation that you will become like the Lord Jesus Christ. Watch me now. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Watch me now. The Word of God is Jesus Christ Himself. That is why what I am imparting to you today is the Word of God. Para saan ang Word of God na ito? Ito ay magiging materialis para ikaw ay ma-transform into Christ-likeness. Because whether you like it or not, only the Lord Jesus Christ defeated Satan, okay? Destroy the works of the devil. Malinaw? So pag ikaw ay patuloy na recipient ng now word, tandaan nyo ito. Hindi lahat ng mga nare-receive ninyong salita ng Diyos ay sariwa. Mayroon din pong mga nangangaral na ang kanilang pangaral ay hindi sariwang salita ng Diyos. For example, marami ho mga nangangaral sa ngayon mas nagpo-focus saan? Sa gawa ng demonyo, 666, mga mangyayari sa darating. Whether you like it or not, yan ay nakasulat na sa Bible.
Ano ang dapat natin pag-aaralan? Paano natin mai-conform, mai-align, mai-adjust ang ating buhay sa ginagawa ng Diyos sa season na ito? God in this season is in the business of transforming lives. That is why kailangan makakasabay tayo. Dapat ang natatanggap po hindi lamang salita ng Diyos, kundi yung sariwang salita ng Diyos na napapanahon sa kasalukuyan nating kalalagayan. And the moment na ma-receive mo ito, ito ang magsisilbing materialis ng Holy Spirit na nasa atin para ma-form si Kristo sa ating buhay. Kaya pag narinig mo ang salita ng Diyos at ikaw ang kinakausap, yung iyong attitude ang mag-determine if your transformation will be advanced or your transformation will be delayed. Nagkaunawaan tayo. The right attitude of listening to the Word of God is very important. Palagi kong sinasabi, dapat tender ang heart mo, malambot, para mabilis makapenetrate ang Word of God. Pangalawa, humble ang heart mo, na pag ikaw ang kinakausap ng Diyos, hindi ka na nag-reason out. People who always reason out and justify, the moment you reason out and you justify yourself every time you hear the Word of God, kayabangan yan. Malinaw na kayabangan yan. At sino ka para labanan mo ang salita ng Diyos? Maawa ka naman sa sarili mo, kaibigan. O kapatid ka man. Pangalawa, pangatlo, you should possess a teachable heart, willing to learn. Sabi ho ng aming mentor si Pastor Wilbert, okay, according to Dr. Von, ano, William Von, ang sabi niya, the things that you know, okay, ang alam mo ngayon, lagi mong tandaan na, remember this, what you know today, okay, is less than, okay, than the things you do not know. Mas marami, kung sa palagay mo marami ka na alam ngayon, ipinapaalam ng Diyos sa iyo sa araw na ito na mas marami ang hindi mo pa alam kaysa alam mo na. So anong ibig sabihin? Minsan sa atin, nagsisettle na tayo, marami na akong alam, sapat na ito para magtagumpay ako sa buhay. Magising ka sa katotohanan, mas marami ang hindi ka pa alam kaysa alam mo na. Yung alam mo ngayon, kakarampot lang yan kumpara sa mga bagay na hindi mo pa alam. That is why a person who possesses a teachable heart ay talagang mabilis ang growth, mabilis ang prosperity, mabilis ang kanyang pag-ahon. Bakit? Kasi willing siyang matuto. There are others nagsettle na lang kung ano yung alam nila sa ngayon, akala nila enough na yan. Ang mundo ay patuloy na umiikot at ang karunungan ay hindi tumitigil. That is why pag nagsettle ka na dyan sa alam mo lang, mapag-iiwanan ka, kaibigan, kapatid. Malinaw? So, mahalaga yung iyong responde sa salita ng Diyos. Why? Because the moment na mabilis kang mag-yield, mabilis kang sumunod sa sinasabi ng salita ng Diyos, mabilis din ang transformation. But people are hard-headed, stubborn, kahit narinig ng salita ng Diyos, patuloy pa rin na nag-aangas-angasan. Tama ba yan? Maangas? Okay, I'm using now cant words para maintindihan ng iba. Okay, huwag kang maangas, huwag kang mayabang kasi hindi ka obra sa Diyos. Lahat ng mayabang, si Herod, si Nimrod, lahat ito mga mayabang na to, hindi umobra sa Panginoon bagkos namatay sila nang wala sa oras. Bakit? You know, I'll be strong today, you know. People who are hard-headed and stubborn, you are inviting death to come to you. Why? Because the Word of God is life. The Word of God is spirit. The moment you partake it, you yield to it, you respond right, you have a tender, humble, and teachable heart, mabilis ang transformation. The more you delay your transformation by being disobedient, negligent, and ignorant to the Word of God, you are inviting destruction. Where in the world? Saan ka nakakakita ng mga taong ganito mag-isip? Or, yung iba sa inyo, hindi kayo ganyan mag-isip, pero yung ginagawa mo, papunta sa kamangmangan na katulad niyan. So you better understand what I'm telling you today. Every time you hear God's word, be willing. Possess a tender heart, a humble heart, and a teachable heart. Do it right away. Why? Because we are all builders. Kung makita nyo sa Matthew 7:24-27, there are two kinds of builders, a wise builder and a foolish builder. Basahin nyo. Ang wise builder, nung marinig niyan salita ng Diyos, ikinukumpara sa wise builder, marinig niyan salita ng Diyos, ginawa niya agad. So ano nangyari? He's just like a man building his house upon the rock. Dumating ang bagyo ng buhay, hinampas ang bahay, bumaha, at ano nangyari?
paghupa ng baha, paghupa ng bagyo, nakatayo pa rin ang bahay. Bakit? Nakatayo sa bato. Matibay ang pundasyon. Ito ang wise builder. Every time na narinig ang salita ng Diyos, apply agad. Hindi na nagre-reason out, hindi na nagja-justify, hindi na nagpapalipas ang panahon. But look at the foolish builder. Narinig ang salita ng Diyos, hindi in-apply, nagja-justify, pinalipas ang panahon, dumating ang unos, dumating ang bagyo, hinampas ang bahay. Ang sabi, hindi lang nasira, kundi ito'y wasak na wasak. Nakinig ka sa akin, kapatid. Tumingin ka sa akin, mga mata. Whether you're a wise builder or a foolish builder, one thing is common. Darating ang bagyo, ang baha, at dagok ng buhay. Matalino ka man o mangmang sa pamumuhay mo, isa ang darating, parehas. Darating sa mangmang at sa matalino. Bagyo ng buhay, hamon ng buhay, paghampas ng mga pagsubok sa buhay. Ang kaibahan, ang matalino, dahil nilalakaran kagad ang salita ng Diyos, mananatili siyang nakatayo. Why? Because heaven and earth will pass away, but the word of God will never pass away. And those who stand and hold on to the word of God, they will stand still after the strong and powerful trials in life. But a foolish builder, nakarinig na ng salita ng Diyos, patuloy pa rin ini-ignore ang salita ng Panginoon. Once the trials and the storms of life will hit you, it will totally destroy you. Now, the choice is yours. Okay? The choice is yours. Now, punta tayo sa ating pag-aaral. Paano itong laman na ito nakasama natin sa lahat ng panahon at yung ating espiritu ay nasa loob nito, nagkakaroon sila ng struggle araw-araw. How to overcome the flesh? So let's just have a review. Number one, we should learn how to totally submit our will to the will of God. In Matthew 26:36-46, pinakita ng Panginoong Jesus yung konkretong example na siya mismo pinakita niya na in surrendering our will to God, there is a possibility na ang ating laman ay magre-react. Because following God's will always contradict or go against our self-will. Anong sabi ng Panginoon, Ama, kung posible na itong paghihirap, saro ng paghihirap, kasi mamatay ka sa cross ng Kalbaryo, in-explain ko noong nakaraan, He never tasted death because He's an eternal God. He is a spirit, but He needs to put flesh, blood, and bones in His body. Ano pa? He is a king, but he will now becoming a human being, kailangan niyang magiging servant. Okay, hindi na. Sana kung hari siya sa langit, pagbaba, dapat hari din sa lupa. Pero pinili niya ang requirement sa kanya para mapako siya sa cross ng Kalbaryo, para matubos ka tsaka ako, kailangan siya maging tao, pero hindi hari, kundi pinakamababa, servant. Nakita niyo ha? So napakahirap ang kanyang pagdaraanan. That is why when the flesh perceived, pag nakita ng laman na mahirapan siya, mag-react yan. But the will of God says, Son, anak, kailangan mo mapako sa cross ng Kalbaryo para maligtas mo itong mga taong ito. Naunawa natin. So dito makita natin, pag tayo po ay susunod sa kalooban ng Diyos, expect na yung iyong laman ay mahihirapan. Malinaw ho ha, ang teaching natin today ha. Kung ibig mong sumunod sa kalooban ng Diyos, expect mo mahihirapan yung laman mo. Bakit? Yung laman kasi natin hindi sanay na magpasakop sa Diyos. So sinabi to ng Panginoon, ang magandang sinasabi ni Kristo ay ito. Gayunpaman, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban po ninyo ang masusunod. See? That statement, excuse me, that statement gave us a clear pattern. Yes, mahihirapan ka, pero pag susundin mo ang kalooban ng Diyos, the Lord will empower you to do His will. Saan natin makikita yan? Philippians 2:13, it says, For it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. The moment na mag-decide ka, Lord,
kahit mahirapan po ako, pero dahil gusto kong sundin ang kalooban nyo, kasi ang kalooban nyo ang perfect, ang kalooban nyo ang tama, at ang kalooban nyo ang magbibigay sa akin ng kasiguruhan na ako ay magtatagumpay sa buhay na ito. Yes, Lord. So anong gagawin ng Panginoon? Walang sumunod sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Tandaan nyo po ito. Walang sumunod sa Panginoon at ginawa ang kanyang kalooban na pinabayaan ng Diyos. Never. Kaya nga, makikita natin, marami tayong maririnig na testimonies. People who made their decision to follow God, the Lord will never abandon them. Because ang sabi sa Romans 10:11, as the scripture says, alam nyo pag sinasabing as the scripture says, heaven and earth will pass away, but the word of God will never pass away. Ano nakalagay sa Romans 10:11? As the scripture says, those who put their faith in God will never be put to shame. Lahat ng nanampalataya sa Panginoon at sumunod sa Diyos, hindi sila mapapahiya. Mga kapatid, yan ang sinasabi sa Bible, as the scripture says. Pag sinasabi na ng salita ng Diyos, that is final, that is irrevocable, that is a strong statement na kailanman hindi ng Diyos tatalikuran. Nagkakaunawaan tayo. At kailanman ang Diyos hindi tatalikod sa kanyang salita. Pag sinabi niya, gagawin niya. Hindi mapapahiya ang lahat ng sumampalataya at sumunod sa akin. Now, makinig kayo mabuti. Every time you obey God's will, the flesh will react. Hayaan nyo lang. Kasi ito hanggang react lang to. Pag pinagbigyan mo to at disregard mo yung word of God, humanda ka. Dahil ibabalik ka nito sa mundo at ilalapit ka nito sa demonyo. Ito yung mga pangangaral na hindi madalas binabanggit sa atin. But today, the Lord is too personal. Pagkasabi sa katabi mo, too personal. Na kung saan, maunawaan mo that you carry something in you, this flesh, that anytime, pag hindi ka maging maingat sa spiritual battle, that is why you need to win the battle from the inside out, because all the desires of this flesh comes from our heart. Kaya nga sa puso natin, dapat ang naghahari ang Panginoon. Kasi pag hindi ang Diyos ang naghahari sa puso mo, out of the abundance of the heart, nandito yung lahat ng kasamaan. Lahat ng lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life, nandito. Pero pag itong puso na ito ay mapuno ng salita ng Diyos, mahugasan ng salita ng Diyos, madil ng salita ng Diyos, unti-unti yung desire ng laman ay maa-align at napunta sa pagkakaroon ng desire sa Diyos. Nagkakanawan tayo. Malinaw, mga kapatid. So, bantayan natin to. So, ang unang susi para ma-overcome natin ang flesh, we should learn how to submit our will to the will of God. Anong gusto ng laman at pinakita sa iyo ng Diyos yung kanyang kalooban, mas sundin mo ang kalooban ng Diyos kasi kilala na natin tong laman na to. Ito yung point of contact ng demonyo, point of contact ng mundo na pag pinagbigyan mo, ilalayo ka nito sa Diyos. So balit kung ang pagbibigyan mo at susundin ay ang Espiritu na nariyan sa iyo at ang Espiritu Santo, the Holy Spirit, ano mangyayari? It will draw you closer to God. At sabi ng Bible, sabi ng Panginoon sa James 4:7, draw near unto God and He will draw near unto you. The more you draw closer to God, the more He will draw closer to you. And the more God draw closer to you, the more the devil will be far away from you. Ulitin ko, the more you draw closer to God, the more He will draw closer to you. And the more God draw closer to you, the devil will draw away from you. Kaya unti-unti yung hawak ng demonyo sa iyo lumuluwag. Bakit? Kasi palapit ng palapit ka sa Diyos. Watch me now. In Hebrews 12:29, it says, for our God is a consuming fire. The more you draw closer to God, the more the fire of God will consume all the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, until one day, habang palapit ng palapit ka sa consuming fire, you become like a gold. Okay? Na lahat ng mga inaccuracy sa buhay mo, makukonsume ng consuming fire ng Panginoon. Paglagpas mo, magiging pure gold ka. Magiging pure believer ka, and then their transformation happens. Ang isang tao na hindi dumudulog at lumalapit sa Diyos, bagkus naglalaboy, wala kong pakialam kung mananampalataya ka,
Kung ikaw ay isang klase ng mananampalataya na walang pakialam sa salita ng Diyos, walang pakialam sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, hindi mo pinapakinggan, isang araw lahat ng mga salita ng Diyos na ipinangaral para dapat sa iyo, yan ang gagamitin ng Diyos panghatol sa iyo. Basahin mo ang Bible mo. Ang salita ng Diyos na iyong nineneglect sa mga sandaling ito or kailan ka man nakarinig at binabaliwala mo, lahat ng yan, pagsasama-samahin ng Diyos pagdating ng Judgment Day, yan ang gagamitin niyang panghatol sa iyo. Ang akin na lang pakiusap sa iyo, kapatid, lakasan mo ang loob mo at hindi ko alam paano mo haharapin ito. Pero ngayong araw na ito, mabait ang Diyos sa iyo, binigyan kanya ng pagkakataon para ano, para makapagbago. Huwag mo nang palampasin. Palagi kong sinasabi, when the Lord gives a warning, don't take it as easily or take it lightly. Because pagdating ng araw, pag nagbigay ng warning ang Diyos, lagi niyong tandaan, pag ang Diyos na nagwa-warning, ibig sabihin malapit na yung disaster. Bago pa yung disaster dumating, kailangan makaligtas ka na dyan. So kailangan pag may warning kayong naririnig, do it right away. So, first things first, kailangan isubmit natin ang will natin. At yan ang ginawa ng Panginoon. That is why the revelation is very clear. Sabi ng iba, the Lord Jesus Christ triumphed on the cross. No. The Lord Jesus Christ triumphed first. Where? In Gethsemane. When He surrendered His will to the Father, to the will of the Father. So, victory against the battle from the inside begins. Kailan? The moment na sinuko mo na ang kalooban mo sa kalooban ng Diyos. Diyan nagsimula ang victory. Pag oras na may suko mo na ang iyong kalooban sa kalooban ng Diyos, watch me now, victory started already. And the next thing that will happen will become history. Bakit? Kasi ang laman ay wala ng kapangyarihan at sumusunod na ito sa Diyos, lahat na nang gagawin mo, sunod-sunod, puro tagumpay. Ito ang pangangaral at revelation na hindi masyadong nabukas ng karamihan. Nagsisimula ang tagumpay, oras ng laman mo, ang kalooban ng laman mo ay naipasakop mo sa kalooban ng Diyos. Kaya ang victory ng ating Panginoong Jesucristo started in Gethsemane. That is why nung siya'y magpasan na ng krus, matumba man siya, duraan siya, murahin siya, tadyakan siya sa halip na tulungan. Imagine nyo yung mga tumadyak sa'yo, nandura sa'yo, nag-alimura sa'yo, yun ang ililigtas mo. Napaka-ironic. Pinag-aralan ko paano natiis ito ng Panginoon. At pagdating sa cross ng Kalbaryo, nakapako na siya, tinuya pa siya nung kanyang mga kaaway at ang sabi, sige, bumaba ka dyan. Oras na makababa ka dyan. Sobrang katampalasanan at nahamon. Pero anong lumabas sa kanyang bibig? Father, forgive them for they do not know what they're doing. Ano lang ang ibig sabihin? Talagang nagapi na ni Kristo ang kanyang laman. Kasi kung may iba-iba yun, pwede naman siya magpadala ng kidlat-kidlatan at mamatay agad yung mga yun. Pero iba ho, nakita nyo, ang tagumpay sa labanan sa loob nagsisimula sa oras na isuko mo ang iyong sarili, ang kalooban mo sa kalooban ng Diyos. Madalas nagmamarunong ang marami sa atin. Akala natin yung ating will, yung ating kalooban, yung ating understanding, sapat para magtagumpay tayo. Tandaan nyo ito, John 15:5. I am the vine, you are the branches. And if you abide in me and my words abide in you, you will bear much fruit. For without me, you can do nothing. Watch that statement. For without me, for without God, you can do nothing. Walang pakialaman Diyos kung napakatalino mo, napakamadiskarte mo. Lahat ng yan, kung magtagumpay ka man, maiksing tagumpay lang yan. That is why God sent me to you today. Para yung iyong dependence sa sarili mo at sa abilidad mo ay ilipat mo sa Diyos. Kasi pag sa Diyos ka na nagtitiwala, hindi sa abilidad mo, sa Diyos ka na nagtitiwala, hindi sa karunungan mo, ano mangyayari? Yung abilidad sa karunungan mo, dadagdagan ng grasya ng Diyos para lalo kang magiging fruitful at magiging successful. Malinaw, mga kapatid. That is why nagsisimula ang tagumpay sa oras na may suko mo ang iyong kalooban sa Diyos at sa oras na hihirit. Lagi niyang tandaan ha, kahit isinuko mo na ang iyong kalooban sa Diyos dahil ang nasa laman ka pa, hihirit at hihirit to, wag na wag mong pagbigyan. Every time na humirit, you deny its desire. Yan ang self-denial. Gusto ng laman, pero dahil ikaw ay na-commit na sa Diyos,
Hindi mo siya pagbibigyan. Hanggang isang araw, watch me now. Hanggang isang araw, pag nasanay na ang laman mo na palaging nadideny ang kanyang gusto, magsisimula na siyang gustuhin ang mga bagay patungkol sa Diyos, gustuhin ang manalangin, gustuhin ang magpuri, gustuhin ang sumunod sa Diyos. Hanggang isang araw, makikita mo, yung transformation mo from the inside, it will now be reflected from the outside. That is winning the battle from the inside out. Marinaw? Pangalawa, how to overcome the flesh? God made a temporary isolation from the world to fulfill God's agenda over our lives. Napakabuti ng Diyos because mayroon siyang proseso na ginagawa. Nagkakaroon ng temporary isolation. Ang malinaw na example dito ay walang iba kundi itong ating karanasan na lockdown. We were locked down for almost 16 months. Okay, 16 months running na. So ito ho yun. Para ano? Para i-isolate tayo sa mundo. Bakit? Kasi nga ang mundo, yan yung pumupukaw. Okay? It ignites our desires, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Kaya kung mapapansin nyo, pag palagi kang nakatuon lamang sa mundo, bubuhayin ulit nito yung laman mo. Yung desire ng laman mo, yung kalooban ng laman mo. But the moment na kayo ay na-isolate at nag-stay sa presensya ng Panginoon, ano nangyayari? Ang nabubuhay naman yung espiritu mo, magdi-desire sa Diyos, sasamba sa Diyos, susunod sa Diyos, nagdi-desire ng salitaan ng Diyos. Naunawaan niyo po. Okay? So anong kailangan natin gawin? Romans 12, 1 and 2, kailangan ma-renew yung ating mind. Kailangan huwag tayong mag-conform sa gusto ng sanlibutan ito. Bagkos mag-renew tayo ng mind para ano? Para malaman natin kung anong kalooban ng Diyos. Nakita niyo, it is impossible to know God without the Word of God. Ulitin ko. It is impossible to know God without yielding, hearing, and obeying the Word of God. It is impossible. Okay? So kailangan maintindihan natin because the moment na na-transform, na-renewed ang mind natin, at mula sa pagiging worldly, nagiging godly tayo, anong mangyayari? It will be easy for us to test and approve what God's will is. Why? Kasi nga hanggat nandito ka sa mundo, mayroon kang self-will at mayroon ding God's will, ang mga mananampalataya. Minsan, pag ikaw ay hindi nagiging sharp sa salita ng Diyos at hindi ka nasanay at hindi ka na puno ng salita ng Diyos, nagkakaroon minsan pumupurol yung discernment mo. Kaya minsan, hindi mo matitest kung will ba to ni Lord itong gagawin ko o hindi. But people who yield, hear, and obey the Word of God in a consistent basis, it will now easy for you to test what God's will is. Because whether you like it or not, na-flesh ka pa, mag-attempt ang demonyo na magbigay sa iyo ng mga false, ng kanyang deception, ng kanyang lies. But because you are too much exposed to the Word of God, you are too much exposed to the now Word of God, it will now be easy for you to test what is God's will and what is not. Naunawaan, mga kapatid, tawag diyan discernment. Isa ho sa blessing ng pagiging masugid na tagapag-aral ng salita ng Diyos, a good student of God's Word is the Lord will give you the gift of discernment. By the way, Pastor, ano ba yung gift of discernment? Ang pinaka-accurate na definition ng gift of discernment or discernment is simply knowing what comes from God and what comes from the devil. Abay, napakahalagang gift ho ito. Because the moment you receive the gift of discernment from the Holy Spirit, it will give you a clear leading or a clear guidance what comes from God and what comes from the devil. At dito maraming Kristiyano talo. Bakit? Because they don't have this gift of discernment. Kaya at the end of the day, pag ang napili nila yung gawa ng demonyo, yung bitag ng Diablo, sasabihin nila, akala ko galing sa Diyos. Yung pala galing sa kaaway, kaya napahamak ako ngayon. Nakita nyo ha? Wala pa lang, dahil babad ka sa salita ng Diyos, sinuko mo na ang iyong kalooban, ang iyong sarili sa Diyos, ano nangyayari?
Every time you partake the word, palinaw ng palinaw ng palinaw ang salita ng Diyos pag nakikinig ka. At nagugulat ka dahil habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, lumilinaw ang salita ng Diyos, nai-empower ka naman sa loob ng Holy Spirit para gawin ito kagad. Without your knowledge, you are now developing to become a wise builder. Patibay ng patibay. At paghampas sa iyo ng hamon ng buhay, nagugulat ka. Dati itong problema na ito, pag dumarating sa akin, bagsak agad ako, pero ngayon nag-iba na. Pagdating sa akin ng problema na ito, kayang-kaya ko na. Bakit? Because you are now building yourself strong in the Word of God. Malinaw? Alam mo na ngayon, galing sa Diyos to, ito gagawin ko. Alam nyo, madalas ha, pag ang kalooban ng Diyos sa kalooban ng demonyo magsabay dumating sa iyo, tandaan mo to kapatid, madalas maganda ang ino-offer ng demonyo sa mundo kaysa ino-offer ng Diyos. Gusto niyo ng example? Anong sabi ni Abraham? Ikaw ang unang mamili. Kung ano ang pipiliin mo, kung ano ang hindi mo pipiliin, yun ang akin. Ginala ni Lot ang kanyang mga mata. Nakita napakagandang pastulan at napakarami niyang livestock or mga alagang hayop. Sinabi niya, Uncle, yun na lang. Noong tinuro niya Sodom at Gomorrah. Nakita niyo? Pag ang demonyo, because Lot has no discernment, ano nangyayari? Pinili niyang Sodom at Gomorrah at doon nasadlak ang buhay niya. Nakita niyo? Isa pang example. Lagi niyong tandaan, pag ang magsabay ang no, at ng Diyos, lagi niyong tandaan, pag galing sa demonyo, puro yan pleasure sa laman. Pag galing sa Diyos, pleasure sa spirito at mahihirapan ang laman. Pastor Wilson is now giving you a clear instruction. Isulat nyo, tandaan nyo, lakaran nyo. Pag galing sa demonyo, pleasure sa laman. Okay? Kahit pagkain, wala kayo na pupuna, masasarap na pagkain, punong-puno ng kung ano-anong mga ingredients, ikasasama ng iyong kalusugan. Mga murang pagkain, gulay, mapapait na pagkain, kalakasan sa iyong katawan. Napapansin nyo? Nakita nyo? Basta galing sa demonyo, pleasure palagi sa laman. Pag galing sa Diyos, pleasure palagi sa spirito. Pero, magbibigay ng kahirapan sa laman. Sana itong matatandaan nyo to hanggang sa inyong huling hininga. Pag ito ay mag-gets nyo, magiging malaking sandata ninyo ito para patuloy na matatalas ang inyong discernment. Mag-practice kayo. Pag may offer na dumating sa inyo, mayroong sinasabi niyong blessing kasi tayo blessing agad eh. O sige, sabihin na natin kung blessing. Tingnan mo. Because God is able to bless us, so as the devil. Kaya rin ng demonyo, lalo na pagpatungkol sa mundo. Pero pagdating sa spiritual, walang kayang ibigay na pagpapala ang demonyo. Diyos lang ang kayang ibigay ng pagpapala. That is why, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sa pumapatay ng laman. Matakot kayo sa kayang pumatay ng laman at magtambog ng iyong kaluluwa sa impyerno. So makikita natin, pagbabad kayo sa salita ng Diyos, tama ang puso mo palagi sa salita ng Diyos, na isuko man ang kalooban mo sa Diyos, ano mangyayari? You will now begin to receive the spirit of discernment. Testing what God's will is and what is not. Then pangalawa, you will, ano sabi, to test and approve what God's will is. Yung bang kaya mong panindigan at sasabihin, ito ang kalooban ng Diyos. Ito, hindi to galing sa Diyos. Alam nyo kung lahat tayo lang mananampalataya, mayroong ganitong gift of discernment, ito ang approve sa Diyos, ito disapprove to sa Diyos. Lahat ng buhay natin, aayos. Pagpapalain ng Diyos. Bakit? Kasi we are now walking in the center of God's will. Anong sinasabi ng mentor ko palagi, Pastor Wilbert? The safest place on earth is none other than to be in the center of God's will. Ano pa? He's good.
and pleasing and perfect will. Malalaman na natin, mararanasan natin yung mabuti, kalugod-lugod, at perpektong kalooban ng Diyos. Ito ang gusto ng Panginoon mangyari. That is why we should learn how to overcome. Okay, how to overcome or win the battle from the inside. First, from the inside. And then it will be manifested on the outside. So the purpose, the truth that we should know is the isolation is an opportunity given to us by God to be temporarily detached from the world for us to seek Him and to know Him that what? He's all. He is all we need. Mga kapatid, I'll be straight to you today. Sa ating kasalukuyang kalalagayan, dito ho sa ating kasalukuyang panahon, itong pandemic na tinatawag nila, pinapakita ng Diyos sa atin that it is not our job, it is not our abilities, it is not our businesses that we need in this crucial hour. The Lord isolated us. Nilockdown tayo ng Diyos para ma-realize natin that in times like this, crucial moments, He is all we need. What we need in these crucial times is none other than God Himself. Nothing more, nothing less. So pinakita natin yung purpose of isolation. Number one, isolation results to realization of our present position and condition before God. So pinakita sa atin ng Panginoon, makikita natin yung kalalagayan natin. At totoo nga, marami sa atin, akala natin matibay na tayo. Pero nung nagkaroon ng lockdown, nagkaroon ng mga dagok sa buhay, nakita mo, mahina ka pa pala. So praise God. Kasi, because kapag ang ating tingin sa ating sarili ay matibay, malaki ang tendency na magsisimula tayo maglagay, maglagak ng ating kumpiyansa sa sarili rather than maglagak ng ating kumpiyansa sa Diyos. Sabi ko sa inyo, sabi ni David, why so downcast, O my soul? Put your hope in God. Sa ibang translation, put your confidence in God. Kahit gaano nakaganda ang buhay mo, kahit gaano ka kapinagpala, huwag mong alisin ang iyong confidence sa Panginoon because everything that happens to you in this at this very moment comes from the Lord. God was the one orchestrating every victory, every blessing that you're receiving. Okay? So tuloy tayo. So the truth to ponder, God's greater purpose of isolating His people, number one, to refine our faith. Ito ho ang pagkakataon na nakita ho natin. Praise the Lord, 16 months na ang lockdown. Still we survive. Still the gospel is being preached. Nakakatuwa nga, habang tumatagal, parami ng parami ang na-reach out natin para maparating ang gospel ng Panginoon. Imagine nyo kung walang lockdown, hindi tayo magkakilala. Dumami ho ang aming mga kaibigan. Sa mga tagapakinig ho natin ngayon, maraming salamat po at patuloy nyo pong ikalat at i-share itong mga pangangaral na ito because seldom nyo lang po ito maririnig, mga kapatid. Ano? At patuloy po, kung kailan lockdown, nagkakaroon ng mas maraming pagkakataon, ang gospel, mas lumawak ang kanyang coverage. Unlike nung walang lockdown, tayo-tayo lang ang nakarinig, at hindi ang iba na kapag nakakabahagi. So puruhin ng Panginoon, mayroon tayong mga listeners sa iba't ibang bansa bukod sa ating mga miyembro. So purihin ng Diyos, refining our faith. Lagi niyong tandaan, when God isolates you from the world and when God deals with you personally, He wants to refine your faith. Pangalawa, refine our character. Marami sa atin na check itong lockdown na to, lumabas talaga. Akala natin faithful tayo, yung pala unfaithful. Akala natin strong na tayo, yung pala may weaknesses pa. Well, these are realization na nakita natin na dapat natin i-improve. Huwag nating hayaan itong mga realization na to, dalhin tayo sa pagkakaroon, sa pagiging discouraged. Bagkos, gawin natin itong encouragement, challenge, na dapat, Lord, I need to improve. Lalo pa ako mag-improve, Panginoon, sa aking pagsunod sa iyo. Ito naman ang kailangan eh. Lagi niyong tandaan, we are still on the process. Magtataka tayo, bakit mayroong ibang mga tao, Kristiyano pa naman, ba't ganyan ang ugali? Lagi niyong tandaan, katulad mo, tsaka katulad ko, hindi pa ang Diyos tapos sa atin. Pinoproseso pa rin tayo ng Panginoon. Kaya huwag tayo maging judgmental sa iba.
kung sila ay ganyan lang ang kanilang naabot, ang kanilang pananampalataya, isipin mo na lang, God's still working in them. So, with us. Diba? Ikaw naman tsaka ako, tinatrabaho pa rin tayo ng Diyos. Kaya nga mahalaga yung response natin. Every time the word is being preached, respond and yield to it. Para ano? Para mabilis ang transformation mo. So, another purpose why the Lord allow us to experience isolation is to refine our character. Pangatlo, okay, to establish our faith on solid ground. Bakit? This lockdown, pinapakita sa atin ng Panginoon, kung mayroon ka mang pagkatiwalaan, mayroon ka mang paglagakan ng kumpiyansa mo, walang iba kundi Diyos lang. Because whether you like it or not, darating at darating ang panahon na mawawala ang lahat. I'll be releasing a very strong statement. Paano kung darating ang panahon sa buhay mo na mawala ang lahat? Mawala na rin ba ang pag-asa mo? Kailangan dumating tayo sa ganyang klaseng analysis. Marami sa atin na dismaya. Ito ha, one, according to the news, okay, isa sa tumataas na kaso, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ay depression. Bakit nagkaroon ng depression? And the saddest thing is, even believers, tinamaan din ng depression. Alam niyo kung bakit? Because they are not standing on solid ground. If the ground that you're standing right now is shaky, you better brace up yourself. You better transfer to a solid ground. Because the shaking will not stop. Instead, it will continue. If the shaking will continue, and those who stand on a shaky ground, they will sink. They will be destroyed. But those who stand on solid ground, what is the solid ground that you are talking, servant of God? The solid ground is none other than the Word of God. And how are you going to establish yourself on solid ground? By simply yielding, hearing, and obeying the Word of God immediately, explicitly, and accurately. Hindi ho sapat na malaman mo that stand on solid ground. Ang kompletong pangangaral, pag sinasabing you should stand on solid ground, kasamang ibinibigay nito kung paano. Karamihan mo sa mga pangangaral natin naririnig, you are victorious. Masarap pakinggan. Ang tanong, paano? Ang kulang palagi yung salitang paano. How? So I'm showing you now, first, you need to stand on solid ground because the shaking will continue. Binibistay tayo ngayon ng mga pagsubok na pag ang iyong pananampalataya ay shaky, you're standing on a shaky ground, sitwasyon lang ang naghihintay para lumubog ka at mapahamak. That is why this isolation is very clear. The Lord is not just sharing His Word to us, but is bombarding us with His Word. For what purpose? For us to stand on solid ground. Now, what is the solid ground? It's none other than the Word of God. How? By possessing a humble, teachable, and tender heart, so that it will be easy for us to yield, to hear, and obey God's word. Now, paano ako sumunod, mag-yield, mag-obey, makinig ng salita ng Diyos? Paano? Paano ang klaseng obedience? Explicit. No question. Pag kinausap ka na ng Diyos, huwag ka nang mag-resist. Word to ni Lord, masasaktan ang laman ko, okay lang. Bakit? Word ni Lord to. I am establishing and positioning myself on solid ground. Ano pa? Accurate. Huwag mong dagdagan, huwag mong bawasan. Kung ano lang ang sinasabi, pag sinasabing itigil, itigil. Pag sinasabing sumunod, sumunod.
Pag sinasabing wag na, yan ang accurate. Hindi yung, Lord, susunod pa ako ngayon, pero bukas sana pagbigyan niyo ako. That is inaccurate. That is the attitude of a foolish builder. Malinaw? Malinaw. Ano pa? Immediate. Kaya marami sa atin, biktima pa rin ng kasinungalingan at pagiging mapanlinlang ng demonyo. Alam niyo bakit? Kasi we do not obedience. Yung bang pagkarinig, hindi agad i-apply. Yung bang wala na akong tiwala sa mga tao na nagsasabi, na bless ako sa mensahe, ang ganda ng mensahe, pastor. Alam niyo, pag ganyan kayo ng ganyan, bago kayo mag-appreciate ng mensahe, mas na-appreciate ng Diyos, nasundin niyo muna agad-agad. Marami ho, lalo na sa area ng tithing. Okay? Pag sinasabing tithe, that's the tenth. Intindihin niyo ha, ikasampung bahagi ng lahat ng tinatanggap mo. Ang tinatanggap mo, Diyos. Dahil yan ay galing sa Diyos, pinadaan lang sa iyo. Para ano? Para gawin kang instrumento para sa ikalalago ng kanyang gawain. Ulitin ko, ang tithe or tithes sa tawag ng iba, ibig sabihin, tenth, ikasampung bahagi ng alin? Ng lahat ng tinatanggap mo, hindi lang yung gusto mong ibigay. Pag sinasabing accurate, tama, walang labis, walang kulang, ang salita ng Diyos nagkasabi, ika-tenth, ikasampung bahagi ng iyong tinatanggap. Accurate ho, yung mga Pharisee at Escriba, pati sa kanilang pansahog, yung kanilang condiments, yung pansahog sa pagkain, kung bawang, babawasan nila ng 10%, itatabi nila yon para sa Diyos, 90% lang ang kanilang lulutuin. Nakita nyo, marami ito. Pero hindi nagiging accurate. Lagi niyang tandaan, pag hindi kayo nagiging accurate sa pagsunod sa salita ng Diyos, huwag kayong mag-expect ng 100% blessing galing sa Panginoon. Ano man ang panalangin mo, ano man ang hiling mo sa Diyos, hindi ito mangyayari. Bakit? Because you violated His word. You violated His rule. Nakikita niyo mga kapatid? Lahat ng tinatanggap mo, maraming mga mananampalataya, ang kanilang basihan, wala na kasi, binili, nag-grocery na po ako, pastor, wala na ako kasi natira eh. Kumbaga, wala mo na ako maibibigay sa ngayon. Magising ka sa katotohanan, kapatid, ha? Kasi malinaw ang sabi ng Diyos. Ang hindi pagbabalik ng bahagi ng Diyos pag nanakaw ito sa Panginoon. At pag nakawan mo ang Diyos, ano mangyayari? Okay? Ano mangyayari? Hindi ka ng Diyos pagpapalain, bagkos susumpain ka niya. Basahin niyo ang Bible, hindi ako may sabi niya, ang Diyos may sabi. That is why it takes a man of God. It takes a servant of the Lord who is bold enough to share His word. Kasi pagka hindi ito sasabihin, ano ang mangyayari? Akalain na maraming mananampalataya, okay lang. Anong kasinungalingan ng demonyo? Makinig kayo ha. Wag ka, okay naman, wag ka mag-tights kasi pag ka mag-tithe sa offering, kasi ano naman ngayon eh. Pandemic ngayon, maintindihan ng Diyos. Never ng Diyos maintindihan. Makinig ka sa akin. The more na kumakain ka, okay, the fact na kumakain ka, buhay ka at ang pamilya mo, tapos hindi ka nagtatites, isa lang ibig sabihin, nagnanakaw ka. Saan? Hindi ka nagnanakaw sa church. Nagnanakaw ka sa Diyos. Kapatid, pag hindi ka magiging accurate sa pakikinig ng salita ng Diyos, akalain mo okay ka lang. Tanong, pastor, buhay pa naman ako. Totoo, buhay ka. Pero nabubuhay ka sa isang buhay na hindi pinagpapala ng Diyos. Maganda pa yung term na ginagamit ko ha. Ang totoo talagang term niyan, nabubuhay ka sa isang buhay na sinumpa ng Diyos. Yung iba sa inyo, nagbibigay, pero hindi ayon talaga sa tamang sukat. Hindi ayon sa tamang tinanggap.
That is also inaccurate. Bibihira kayo makarinig ng ganitong pangaral. Bakit? Kasi pagin yung ibang mga mangaral, nag-aalangan sila. Bakit pandemic ngayon? Alam nyo, mang panahon para patunayan ng Diyos. Kaya sinasabi ng Diyos sa Malachi 3:10, test me in this. Kailan mo itetest? Kailan ang test nagiging? I-test mo siya kung kailan yung sitwasyon ay talagang unfavorable. Madaling mag-tithes and mag-offering pag nag-uumapaw ang blessing sa iyo. Pero itong lockdown na to, itong pandemic na ito, dito mapatunayan, Lord, hindi ako mukhang pera. Lord, hindi ako magnanakaw. Ako'y sold out at loyal sa iyo. Dito sa gitna ng pandemic na to, bawat tatanggapin ko, ibabalik ko ang bahagi ninyo, mag-o-offering ako. Bakit? Kasi lahat ng tinanggap ko galing sa iyo. Yan ang tama at accurate na pagsunod sa Diyos. But people today, even believers, they justify themselves. Okay, ito lang ibibigay ko. Ito yung gusto kong ibigay. Mga kapatid, you are not accurate in giving your tithes and offerings to the Lord. What happened? You are inviting the wrath of God over your life. Alam niyo, mga kapatid, it takes boldness in preaching this kind of message. Pero, okay lang kung magalit kayo sa akin. Walang problema. Basta, basahin niyo yung Malachi chapter 3, beginning verse 6 to 12. Ito naman ang sinasabi ng Diyos. Kasi marami sa inyo kumakain naman. The fact na kumakain, ibig sabihin may pambili. Sana ma, kahit na lang pariseta iskriba magaya nyo. Yung 10% ng kanilang niluluto na pansahog, tinatabi nila para sa Diyos. Ganun sila ka-stricto pagdating sa tithing. Pariseo at iskriba to na walang now word at mga disobedient sa word of God. Nag-observe sila. Ngayon, if you are a true believer of Christ, di ba dapat mas mag-observe tayo? Stop being inaccurate. Huwag kayo maging inaccurate, especially in this crucial hour. Mag-iwa-hiwalay man tayo, mga kapatid, darating ang panahon kung sino man maunang kukunin sa atin ng Panginoon. At least, I preach to you the true, genuine Word of God without hesitation, without being double-minded, or without fear. I am bold enough to tell you, kumakain kayo, ibig sabihin may sinuplay ang Diyos sa inyo. Bakit hindi nyo binalik yung para sa Kanya? Yang trabaho mo, yang skills mo, yang lakas mo, lahat ng nandyan sa iyo ngayon, galing sa Diyos lahat yan. Sinuplay ng Diyos lahat sa iyo yan. Tapos ang nagsupply sa iyo, nagdemand lang ng 10%. Hindi mo pa binigay. Totoo nga, na pagnanakaw talaga. Kasi ang 10% ay sa Diyos yan, hindi sa iyo. The moment you spend it for yourself, then you are a robber before God. I am not the one saying, I am just giving voice to the written word for you to understand, because the moment you will not stop doing it, you are dragging yourself to destruction. But the moment you take heed, the moment you possess a tender heart, the moment you possess a humble heart, the moment you possess a teachable heart, ito naman ang challenge ng Panginoon. Test me in this. Ngayon mo subukin. If I will not open the windows of heaven and pour out so much blessing that you have no enough room to store it. Nakita? Wala kang silid na paglalagyan. At ano pa? And I will rebuke the devourer. Who is the devourer? The devil. The devourer, kanyang ire-rebuke. Saan? Para yung iyong mga pananim ay hindi magalaw. Ano ang simbolo ng pananim? Yung trabaho natin. Ini-encourage ko lahat ng mga faithful tither. Lahat ng kanilang tinanggap. Lahat ng kanilang tinanggap, 10%. Binigay nila sa Diyos. I commend you, kayo mga faithful tither, in the name of Jesus, you will reap the harvest, not just 30, 60, but 100-fold. Na blessing. All tithers, receive it in the name of Jesus. You will be blessed by God. Walang mintes yan. Bakit? Bakit matapang si Pastor Wilson mo sabi walang mintes? Kasi Diyos ang nagsabi, bubuksan niyang kalangitan. See,
people wants to live under an open heaven, but they are robbing God. It cannot be. Lalo na yung mga tumanggap kayo ng pagpapala, mas inuna nyo pang gamitin para sa iba. And then, okay lang yun eh, kung gamitin nyo yung bahagi nyo lang. Nakahiya nga, pati bahagi nyo sa Diyos din yan eh. Pero yung pakialaman yung para sa Diyos, you are crossing the line. The moment you cross the line, you challenge God. To what? To bless you? No, you challenge God to curse you. This is very clear. Alam, sabi ng iba, huwag ka mag-preach ng ganyan kasi pandemic. Alam nyo ba na one of the key or major keys ng gusto ng Diyos maranasan natin itong pandemic ay yung overflowing blessing. At ang isang susi para maranasan mo yung overflowing blessing is for you to be faithful in your tithings and offerings. It's in the Word of God. At hindi na ho mabilang ang mga taong nagpapatotoo kung kailan pandemic, doon sila binless ng Diyos. Kung kailan pandemic, doon sila pinaprosper ng Diyos. Alam niyo bakit? Because they observe the law of tithing and offering. Mga kapatid, narinig niyo to, be accurate. After hearing the Word of God, possess a tender, humble, and teachable heart by obeying God. How? Accurately. No, walang labis, walang kulang. Explicitly. No question at all. Bakit? Sinasabi na ng Diyos eh. Pangatlo, immediately. After this message, gawin nyo agad. Alam nyo bakit? Because the more you delay, you're giving the devil to sow his seed of lies, to sow his seed of deception. Kaya maraming iba narinig, tama nga si pastor, pero hindi agad ginawa, ano nangyari? Behold again, holding the tithe that should be for God. Mayroong iba hinahawakan nyo na matagal, mapapasok kayo niyan. Alam nyo bakit? Once na hindi nyo i-release kaagad yan, lagi nyo tanda na, karamihan sa mga mananampalataya na hindi immediate ang pagsunod sa Diyos, pagdating sa kagipitan, pagdating sa kakulangan, unang pinapakialaman yung tithes. That is why God is sending a strong messenger, preaching the Word of God without any hesitation. You need to accurately, you need to explicitly, and immediately obey the Word of God. Hindi na mabilang ang mga makapagpatotoo. Meron kami isang kakilalang pastor sa Kabuyaw, sa Laguna. Kung kailan, pandemic. Tsaka ngayon nagbibuild ng kanilang church, tatlong palapag. Kung kailan pandemic, tsaka binigyan ng brand new car ng Panginoon. Hindi ako laging materialismo, sinasabi ko lang. Pag tinanong mo sila, anong sekreto pastor? Isa lang ang sasabihin, faithful in giving back our tithes and offerings to God. Tanungin mo si Pastor Wilbert, yung ating mentor, bakit kung kailan pandemic, tsaka nagtatayo ng training center, nagtatayo ng bahay? Tanungin mo si Pastor Wilbert, ano lang ang sasagot niya? Faithful in giving back our tithes and offerings to God, in honoring the source, in honoring our grace carrier. Nakita niyo, ang pagiging tapat sa pagbabalik, hindi pagbibigay, pagbabalik yan, kasi sa Diyos nga yan eh, pinadaan lang sa kamay mo, magpasalamat ka nga, ginawa ka pang daanan. Ngayon, kung magpatuloy ka sa pagiging corrupt, okay? People or believers who do not give their tithes back to God, these are corrupt believers. Akala yung corruption sa ano lang, sa gobyerno? Hindi ho. Maging sa bawat mananampalataya, napakahirap ho na ang label sa iyo ng langit, corrupt believer. Corrupt saan? Bakit naging corrupt? May corruption yan eh. Bakit saan? Dahil sa lahat ng binigay sa kanya ng Diyos, hindi niya pinabalik yung para sa Diyos. Lagi niyang tandaan, ang gagamitin natin sa pag-advance ang kingdom ng Panginoon ay walang iba kundi yung material things. Kasi we are dealing with material world in this material or physical world. Imposible na makarating sa inyo ang live streaming na ito without paying the internet connection. Wala hong libreng internet connection, may bayad.
it is impossible that this live streaming will reach you without this electricity. Nakita niyo ho? Alam niyo, hindi na dapat to sinasabi. Kasi lahat ng to normal dapat eh. Natural to eh. Pero minsan, kailangan sabihin kasi maraming mga mananampalataya, pinatigas na rin ng kanilang pagiging stubborn pagdating sa area na to. Uulitin ko, the tithe is not yours, it's God's. Therefore, marapat lang na ibalik sa Diyos. Now, if you will continue with your attitude or character na talagang, ito lang ang gusto kong ibigay, Lord. Ito lahat ang binigay mo sa akin, ay 100, magbibigay lang ako ng piso. Pero supposedly, dapat 10 piso. You are now embracing or you are now being invaded, you are being invaded by the spirit of corruption. If you possess a corrupt spirit, watch me now. Darating ang panahon, ititigil na ng Diyos ang pag-supply sa iyo. The fact na pinagpala ka ng Diyos ngayon, may tiwala ang Diyos sa iyo. Nano, na ibabalik mo talaga yung para sa Kanya. Pero pagpatuloy ka sa ganyang aspeto na hindi mo binabalik ng accurate yung bahagi ng Diyos, yung iba sa inyo talagang nandyan na yung bahagi ng Diyos, ginamit mo pa sa iba, ikaw na rin ang nag-disqualify ng sarili mo to become a channel of blessing for the advancement of God's kingdom. Mas mainam na ho na makarinig kayo ng gaitong klaseng pangangaral kaysa hayaan kayo na magpatuloy sa isang mali at bulok na sistema ng pamamaraan sa pag-handle ng inyong mga pagpapala. Nawa sa araw na ito, sino na naman, Pastor, ang pasimuno ng pagkakaroon ng ganitong korupsyon? Walang iba kundi ang iyong flesh. Yung flesh na yan, ayaw na ayaw mabawasan yung iyong tinanggap. Pero ang Espiritu nagpaliwanag sa iyo. Lahat ng tinanggap mo galing sa Diyos, yung lakas mo, yung trabaho mo, yung sasakyan mo, lahat ng meron ka ngayon. Bumalik ka lang sa ulirat mo, kapatid. Lumabas ka sa mundong ito, hubad. Wala kang dala kahit ano. Malinaw na? Malinaw na! Ngayon, kung may bahay ka, may kotse ka, may savings ka sa bangko, tandaan mo, hubad ka ng lumabas. At ito ang katotohanan, babalik ka rin walang dala. Mabait pa ang Diyos, may dadalhan ka pa ng barong, tsaka mayroon ka pang saya kung babae ka, pantalon kung lalaki ka. Pero the fact na binalikan mo yung pagsilang mo sa mundo, hubad ka, at lahat ng meron ka ngayon galing sa Diyos, bakit mo pinagkaintirisan yung para sa Kanya? The message is very strong. If you want God na patuloy na magtiwala sa iyo at gagawin kang channel of blessings for the advancement of His kingdom, better wake up now, ibalik mo yung para sa Diyos. Now, kung ang desisyon mo at sinasabi mo, ayoko makinig kay Pastor Wilson, ako pa rin ang masusunod, ito yung gusto ko, ikaw na rin ang nag-disqualify sa sarili mo. Na binigyan mo na ang Diyos ng rason, tigilan nyo na ang pagpapala sa akin kasi magpapatuloy lang ay corruption. Alam nyo, para wag ka maging corrupt at wala ka nang iku-corrupt, hindi na ng Diyos ibibigay sa'yo yung pagpapala na dapat padadaanin niya sa'yo. Ngayong umaga, if you want to win the battle from the inside out, you need to listen to the voice of the Holy Spirit for you to continue to receive the blessings from our Lord. Yung iba naman, tinitenga. Huwag mong itenga yung blessing kasi nga, ang gawain ng Diyos tuloy-tuloy. Once na meron ka na, katulad ng pariseo, di ba? 10. Kung doon sa halimbawa, yung bawang, 10, 10% itatabi nila. 90% na nalutuin. Huwag tayo magpatalo. Kaya sinasabi ng Panginoon, di ba? Unless your righteousness will surpass the righteousness of the Pharisees and the scribes, you will not enter heaven. Eh kung sila, ganun nga sila eh. How much more tayo? Pag meron na, huwag niyong hawakan. I-release yung agad. Bakit? Kasi nga, merong iba, di ipunin ko muna, Pastor. That is very dangerous. Because the moment na ipunin mo, may tendency, kasi meron kang asahan na darating, gagalawin mo. Oras na ginalaw mo, kahit na bayaran mo pa yan, mayroon ka nang ginawang violation sa sinasabi at sa kautusan. Inaccurate ka na kagad pagdating sa kautusan ng Diyos. Sana itong katotohanan ito,
Bakit ito binanggit ng Diyos? Kasi alam ng Panginoon eh. Isa sa struggle na maraming tao ngayon is finances. And then they're praying to God to bless them. The Lord, what? The key for us to break through in the area of finances, especially during this pandemic. If you want to break in the finances, I'm not the one saying, my God is telling you and telling me, be faithful in your tithes and offering. Test me in this. Test me during this pandemic. Test me during this so-called crisis in the world. Because in God, there is no such thing as crisis. Okay, the moment you obey explicitly, accurately, and immediately His word, what will happen? The economy of heaven will begin to act. And as the economy of heaven begin to act, it will open, it will be open, and release so much blessing that you have no enough room to store it. This is the word of God for you today. Are you willing to be blessed or to be cursed? The choice is yours. Father, I pray in the name of Jesus, those who receive the word of God, those who listen to your word, I pray that you will release the grace to govern and the power to prevail over their lives in order for them to walk, to yield, and to respond right to your word. I pray for a tender, humble, and teachable heart for them to obey your word explicitly, accurately, and immediately. I pray that the Lord will bless you. Those who are faithful in their tithing, again, I release to you the grace to govern and the power to prevail. Watch out, because your blessings are coming to you, and it will amaze you, because what you have done for God will be rewarded by the Lord. And those who are not yet faithful, and you make a decision today that, Pastor, naintindihan ko salita ng Diyos, I will be faithful beginning today. Ngayon pa lang, I declare to you and release to you the blessings from the Lord that God intended to give you. Our life and God's will be done on earth as it is in heaven in our lives. Your table will never run out of food. Whatever your hands do, the Lord will bless you. In Jesus' powerful name, this is our prayer. Amen and amen. Have a good and godly day. Shalom.